Hello mga bralisis, kamusta po kayo? Tapos na po natin na overall na recondition yung meningen injection valve natin mga brad. For this vlog po mga brad, ikakalibrate na natin yung meningen injection valve natin mga brad. Tara, samahan niyo ako. Hello mga brad and sis, I'm Webro at ako yung makinistang siman and welcome to my channel. Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. Katulad na lang sa mga sinasabi ko sa mga maintenance vlogs natin before. At pagkatapos natin magbasa ng manual natin mga brad, ilagay natin yung main engine FO injection valve natin mga brad sa overlink stand natin mga brad. I-fix natin yung mga bolt natin mga brad for calibration. Yan po. Tanggalin natin yung cover sa nozzle natin mga brad. Yan po. Tapos, i-close natin yung drain valve niya mga brad. At pagkatapos, double check din natin yung spindle loading screw natin mga brad. Yan po. At i-attach natin yung hose for calibration natin mga brad. Yan po. Fix the fuel injection valve. Tapos na po yan. At ilagay natin yung hose for testing natin mga brad. Yan po. At before tayo mag-carry out ng pressure test or yung tinatawag natin na calibration mga brad, double check natin yung mga gagamitin natin, especially yung mga hose mga brad. Yan po. At habang nagka-calibrate tayo yung mga brad, imagine natin yung pinapump natin, ito po yung fuel injection pump natin mga brad. Nagbibigay pressure or fuel sa injection valve natin. Yan po yung hose connection. Install po natin. Yan po. At syempre, siguraduhin natin na nakapix na maayos yung hose natin mga brad sa FO injection valve natin. Yan po. Kita natin. At ito po yung lever natin mga brad. Ang bubomba sa fuel pump natin. For example, ito po yung pressure gauge at ito po yung tanke. Double check din natin yung hose. Ito po yung pressure gauge at yung tanke. Ito po, lagyan natin ng fuel yan. Yan po, diesel po ang nilalagay natin. At ito po yung pinaka-warning habang nagka-calibrate tayo mga brad. Bawal na bawal tayo mag-introduce ng light or fire or anything na makakatch ng fire. Especially yung manigarilyo habang nagka-calibrate tayo mga brad. Kasi sigurado ako, automized na kasi yung fuel natin mga brad. Sigurado ako madali lang siya makakatch ng fire sa sabog or magka-create ng sunog or magka-create siya ng fire habang nagka-calibrate kayo mga brad. Kaya bawal mo naman i-garilla habang nagka-calibrate ha. Ito po yung lever natin. At ang i-setting natin na pressure mga brad is 31.4 plus 1.0 negative 0 megapascal mga brad. Ang setting natin pag-calibrate natin sa main engine FO injection valve natin mga brad. At pagkatapos natin makalibrate yung main engine FO injection valve natin mga brad sa 31.4 plus 1.0 negative 0 megapascal mga brad, bombahin natin to ng 2 to 3 times as quick as possible mga brad. At siguraduhin natin na walang leaking or tulo yung nozzle niya mga brad. Kasi kung may tulo, leaking po yan, kailangan natin palitan or ilan yung nozzle natin mga brad. At palitan natin ng bagong nozzle. Yan po. At pagkatapos natin magbasa ng manual natin mga brad, i-calibrate na natin yung FO injection valve natin mga brad. Ilagay natin sa overlink stand niya. Connect natin yung hose pang pressure test natin mga brad. Yan po, siguraduhin natin na nakahigpit lahat at yung mga hose walang leak po. Dahan-dahan natin adjustin yung spindle loading screw niya mga brad para tataas yung pressure. Dahan-dahan lang sa paghigpit muna, bigyan natin ng pressure mga brad. Yan po. At dahan-dahan na natin i-adjust yung spindle loading screw natin mga brad hanggang maging automized yung fuel natin sa pag-spray niya. Yan po, konting adjust lang po at tingnan natin yung pressure niya kasi nga 31.4 plus 1.0 negative 0 po megapascal ang setting natin sa main engine FO injection valve natin mga brad.
At sa pag-spray naman ito ng FO injection valve natin mga brad, malalaman nyo mo yung injection niya. Kasi nga, iba yung tunog sa pag-inject ng fuel, hindi pa siya automized at saka automized na yung pag-inject ng fuel mga brad. Tulad po niyan. Siyempre, confirm mo yung pressure niya mga brad, tataas po. Ang setting po natin dito mga brad, 31.4 plus 1.0 or negative 0 po. Yan po ang setting ng main engine FO injection valve natin mga brad, yan po. So, kuha na po natin yung setting natin. Yan po. Kinukuha ko po yung slow mo. So, sobrang bilis po. Hindi natin makuha na maayos. Yan po. Na-setting na natin at i-lock na natin yung lock nut niya mga brad. Kasi na-setting na natin siya. At pagkatapos natin higpitan yung lock nut niya, syempre double check natin at kontrahin natin yung spindle loading screw natin mga brad para hindi gagalaw yung setting mga brad. At pagkatapos, i-pressure test natin siya ulit na hindi nagbago yung pressure niya na 31.4 plus 1.0 negative 0 megapascal yung setting ng main engine FO injection valve natin mga brad. At konting demonstration lang mga brad, dito po dadaan yung fuel natin sa main engine FO injection valve natin mga brad. Yan po ang fuel. Yan po dadaan sa butas na yan. Yan po dadaan siya sa butas ng pipe natin. Tuloy-tuloy po sa body ng main engine FO injection valve natin. Yan po, pagpasok po ng fuel, dadaan po dyan sa body, tuloy-tuloy po sa nozzle assembly natin mga brad. Pagkatapos, dito po dadaan sa nozzle sa butas po nyan. Yan po. Dito po, sa butas na yan, sa nozzle. At mamaya mga brad, ipapakita natin actual mga brad. Dito muna tayo sa manual. Yan po ang fuel oil passage natin mga brad. Yan po. Yung dalawang butas naman mga brad, yan po ang sa double pin. Po. Yan sa gitna, yan po ang pin natin mga brad. Pagpasok po ng fuel dyan po sa fuel oil passage natin mga brad, sa fuel oil nozzle natin mga brad o nozzle assembly natin, dyan po papasok. Pagpasok po niya, magkikreate po yan ng pressure mga brad. So yung pressure po ang tutulak sa needle natin mga brad pataas. Yan po. Papasok dyan sa oil, fuel oil passage, papunta sa nozzle assembly natin mga brad. Yan po. At dahil sa pressure natin na 31.4 plus 1.0 negative 0 megapascal mga brad, itutulak niya po yung needle natin mga brad. Yan po. Tutulak niya pataas. At syempre, pag nasa taas o umangat na yung pin natin mga brad, magkakaroon ng space mga brad. Dahil po sa 31.4 plus 1.0 or negative 0 megapascal mga brad, natulak na yung needle natin. At papasok na yung fuel doon sa clearance ng nozzle assembly natin mga brad. Magkakaroon kasi siya ng clearance. Yan po. Pagtulak po ng needle pataas dahil po sa pressure papasok yung fuel. Yan po. Pagpasok ng fuel. At syempre may spring tayo sa fuel injection valve natin mga brad. Dahil po na-setting na natin yung spindle loading screw natin mga brad, ito po yung magpapabalik sa spring natin at yung spring ang tutulak sa spindle retainer natin mga brad, at yung spindle retainer natin mga brad, itutulak din niya yung spindle guide natin, at yung spindle guide ang tutulak sa pin natin sa nozzle assembly natin mga brad. At dahil may space na mga brad at maliliit yung butas ng nozzle assembly natin mga brad, i-inject na siya at magiging automized yung fuel natin mga brad. Assembly natin, tinanggal ko lang yung pin niya mga brad para makita nyo. Diyan po tutukod yung spindle natin mga brad. Yes, siya po ang tutulak sa pin para nga mag-inject, magsara din yung barbula ng nozzle assembly natin mga brad.
tutulakin din yan ng retainer yung spindle natin mga brad. Yan po, tutulakin yan at ang pababalik po yan is yung spring mga brad. Yan po. Yan, spring. Yan po. Yan po. Dyan po dadaan yung fuel na papasok. Pasok po yan, itutulak din niya yung spring at saka yung retainer, spindle at yung pin natin sa nozzle assembly natin mga brad. Yan po, pressure po ang tutulak niyan mga brad. Sa pagtulak, papasok yung fuel dito po, papasok yung fuel dyan, nagaling naman dito sa injection valve natin mga brad. Dyan po, papasok po yan dyan, papasok din dyan at itutulak ng pin, kaya mag-automize siya. Pagpasok po dyan ng fuel, siyempre itutulak ng spring at mag-automize na yung fuel natin, at sa sobrang liit ng butas ng nozzle pip natin mga brad, siyempre magiging automized na siya. O sa madaling salita mga brad, pino na yung fuel natin mga brad. Kaya konting init lang or konting liyab lang or apoy mga brad, liliyab at magkakaroon ng combustion na sa loob ng combustion chamber natin mga brad. At ngayon mga brad, i-install na natin yung na-calibrate natin na fuel injection valve natin sa main engine mga brad. Tara, samahan nyo ako. Una sa lahat mga brad, ipara natin yung FO supply pump natin mga brad at yung FO circulating pump natin. Yan po, para na po siya at ilagyan natin ng tag for safety para hindi na siya aandar. Yan po. At pagkatapos po, isecure natin yung mga barbula mga brad, isara natin yung FO inlet outlet valve natin papunta sa fuel pump natin mga brad. Yan po, marami-rami po to. Yan po. At pagkatapos natin ma-secure yung inlet outlet valve natin mga brad, nasara na natin, isunod na natin yung steam natin, yung main na po na steam papunta sa main engine FO injection valve natin ang sinara ko. Yan po. Para mga brad, umpisaan natin, tanggalin natin una yung FO high pressure pipe natin mga brad. Yan po, pagkatapos yung mga nut na yan, yung fittings natin mga brad at drain plug natin. Yan po. At ngayon mga brad, luluwagan na natin yung FO high pressure pipe natin. Yan po, dahan-dahan lang po kasi medyo may init pa po yan, may laman pa po kasi yan. Yan po, at isusunod na natin yung nut nya. Yan po, may fuel pa po kasi yan. At yan po, syempre markira natin, tanggalin natin yung distance piece natin mga brad. Yan po, dalawa po yan. Yan po, distance piece natin. Sa manual po, hinihila po to ng chain block, pero dito sa atin, sinusungkit lang namin ng barra di cabra po, ang tawagin natin sa Tagalog. Yan po, hugutin na natin dahan-dahan at ingatan natin mauntog yung fuel injection valve nozzle natin mga brad. Yan po, ito po yung panghasa natin para maging setting or ma-setting yung main engine FO injection valve natin mga brad. Yan po, lagyan po natin ng grinding compound po, yung pino lang po. And before natin ano, linisan muna natin siya bago natin hasain. Yan po, nilagyan na natin ng grinding compound yung pino po at hasain natin. Yung matanggal lang yung rume, okay na po yan. At hindi ko naman masyado pinapahasa sa kanila mga brad kasi nga baka maiba yung setting natin mga brad. At ito po yung luma na nabunot na rin na main engine FO injection valve natin mga brad. Tanggalin natin yung gasket. Siguraduhin natin na nakuha natin yung gasket mga brad kasi baka ma-doble yung gasket natin mga brad at mag-leaking yung main engine FO injection valve natin mga brad. Tanggalin din natin yung mga fittings niya at ilipat natin sa bago. Yan po, tanggalin natin at renew natin yung mga gasket niya mga brad or yung copper gasket niya. Yan po, kabit na natin po, bago na yung copper gasket natin. Siguraduhin natin na maayos yung pagkalagay mga brad kasi nga liliking yung steam. Yung dalawa po steam po kasi yan, and ito po yung gasket na yan po, sa drain po yan, FO drain. Yan po,
niya sa gitna. At higpitan natin. Tamang-tamang higpit lang kasi nga luluwa yung copper natin mga brad pag masubraan ng higpit at magliliking yun. And i-renew din natin yung mga o-ring mga brad. Siyempre ayusin natin yung pagkalagay para hindi magkaliking yung main engine EPO injection valve natin mga brad. Yan po. At siyempre yung gasket natin mga brad, damihan din natin ng compass lift mga brad. Yan po yung gasket natin. Ilagay natin. So, siguraduhin natin na hindi mahuhulog yung copper gasket natin or yung gasket natin mga brad. Kaya nilalagyan natin to ng compass lift. Yan po. At i-testing natin na hindi siya mahulog. Ito po yung technique natin para hindi siya mahulog mga brad. Baliktarin natin at yug-yug natin pababa. Yan po. Pag na hindi nahulog, ayos po yan mga brad. Kapit na kapit yung gasket natin sa main engine injection valve natin nozzle. Yan po. Siguraduhin din natin na ayos yung surface niya kasi nga yan yung FO high pressure pipe. Ngayon po, sasalpak na natin siya. Siyempre, lagyan natin ng compass lift yung mga o-ring mga brad. At dahan-dahan natin isalpak. Yan po. At sa pag-install natin sa main engine injection valve natin mga brad, doble ingat tayo na hindi mauntog yung nozzle tip niya mga brad kasi baka mauntog yan, magka-problema pa tayo. Yan po, dahan-dahan lang. At siguraduhin natin na pasok talaga yung FO injection valve natin. Yan po. Pagkatapos, ilagay natin yung distance piece niya at yung nut mga brad. Higpitan natin ang kabilaan. Sa paghigpit natin ng nut natin mga brad, meron po to siyang torque. Yung torque po niya is 23 Newton. Yan po. At sa paghigpit natin mga brad, syempre kabilaan mga brad. At huwag mo diretso na 23. Ilagay mo muna 10, 15, 18 hanggang makaabot ka ng 23 mga brad. Kabilaan. Yan po. Kabilaan natin. At siguraduhin natin ng 23 Newton lang. Medyo blurred kasi yung pagkuha natin. At kapag okay na po mga brad, nahigpitan na natin yung 23 Newton yung main engine FO injection valve natin, double check natin yung FO high pressure pipe natin mga brad. I-renew din natin ng o-ring. Yan po, may o-ring po yan dyan. Siguraduhin natin na malinis siya mga brad para sigurado tayo na lapat yung high pressure pipe natin na fuel. Yan po. Yan po, malinis din po. Ngayon, sasalpak na natin siya mga brad, yung FO high pressure pipe natin mga brad. Dahan-dahan lang po. At syempre, sa paghigpit natin mga brad, kontrahan natin yung pipe niya sa main engine FO injection valve natin mga brad. Pagkatapos natin ma-install yung main engine injection valve natin mga brad at na-install na din natin yung FO high pressure pipe natin mga brad, buksan na din natin yung steam natin. Tingnan natin kung may leaking po siya yung tracing line natin sa main engine injection valve. At pagkatapos, buksan syempre natin yung FO inlet outlet valve natin. Yan po. Buksan po natin yan lahat. At pagkatapos natin mabuksan yung FO inlet outlet valve natin mga brad, syempre patakboy natin yung FO supply pump at yung FO circulating pump natin mga brad. Yan po. Syempre bagong palitan ng main engine FO injection valve natin mga brad, i-bleeding natin to. Yan po. Tumatakbo na po tayo. Yan po. Pero pag i-turning natin yan mga brad, tumutulak din yan. Nag-deliver na yan ng fuel. At pagkatapos, buksan natin yung drain plug ng main engine injection valve natin mga brad para ma-air purge natin o ma-bleed natin mga brad. Matanggal natin yung hangin. Yan po siya, aakyat yung fuel. Galing po sa FO pump natin mga brad. Didistribute niya sa
high pressure pipe, FO natin mga brad, papunta sa main engine injection valve natin. Yan po. Papunta din yan sa kabila. Yan po. Yan pong sa gitna po, yan po yung drain. Papunta po yan sa drain whooper natin. Siyempre, pagkatapos natin ma-air purge or ma-bleed yung main engine injection valve natin mga brad, isasara natin ulit yung drain plug ng main engine injection valve natin mga brad. Yan po, nagde-drain pa po yan or nag-air purge pa po yan. Yan po. At yun yung mga brad and sis, pag-calibrate natin sa main engine injection valve natin mga brad, at ano yung principle pag galaw niya sa loob mga brad. At kung nagustuhan o may natutunan kayo sa maintenance vlogs natin mga brad, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para ma-update kayo sa mga vlogs, videos na i-upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin Makinis ng Seaman mga brad. Walang pilitan to mga brad, pakishare lang din ang vlog natin. And hanggang salamat! Whoa.